Hello guys, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalusugan, kalagayan sa mga oras at araw na ito. Welcome to my mini paradise, aking munting hardin. This is Sir Mio's Garden. And for today's update is I will be flexing yung pinopagate ko na one of the exotic rare plants. This is called the bromeliad plants. So hindi po ako nagpawala ng ganitong halaman guys, kasi po ito pong halaman na to ang isa sa mga money magnet in next year 2023. Si Sir May Vlogs po is naghahanda na po, nagpre-prepare ng mga halaman. I'm constantly reading articles about what plants will be considered trending, lucky, feng shui house plants, and must have plants in every year. Then based on my readings and articles and research, ito pong halaman na to na bromeliad is hindi po nawala sa top 10 list in next year 2023. This plant not only add decoration, Asian culture style in a dull space in your home, office or house, this plant exudes, represents purity, healing, love and exoticism. You will never ever regret having this plant in next year 2023 because this plant is easy to care for. Minimal caring is required for this plant. And it's not advised for you to place this plant in full sun for it to not have scorching of the leaves, sunburns, and of course, dark and brown edges. And also based on the plant enthusiasts and feng shui experts, itong halaman na to ang isa sa makapagbibigay sa atin ng siksik, liglig na gumapaw na kaswertihan, kasaganahan at kagalakan sa ating buhay. If we are seeing that our plants are looking healthy, especially if we tend to monitor and check the progress of their leaves, may mga panibagong suloy, may mga bulaklak, lumalaking malusog and healthy ang ating halaman, that is really adding happiness and joy to our life. Proven and tested na ang mga halaman kapag lumalaking maganda at malusog, yun po ang nakakadagdag sa ating tunay na kasiyahan. Lalo pat nakikita mo silang patuloy na nagkakaroon na maraming babies. And maswerte po tayo guys kapag napamulaklak natin ang bromeliad plants. This plant only blooms once every year, and then you are even luckier if that has more blossoms or flowers. So observe that already propagate one and nilagay ko siya dito sa white container. One of the main reasons why I decided to propagate is that may pagbibigyan po ako ng halaman. Mas maswerte po ang taong binibigyan ng halaman. Isa lamang po ang ibig sabihin yun. You want your relationship, your bond to be strong and nais mong payabungin ang relasyon yung dalawa. And isa sa mga bagay na makakatulong para mas mapayabong natin ang ating relationship with that person is of course, bibigyan po natin sila ng lucky and feng shui house plant. Kapag nagbigay po tayo ng halaman, dapat po bukal sa ating puso para po ma-share din natin ang blessings sa iba. Also, sharing is caring. Gusto mong ibahagi ang iyong mga blessing, yung mga biyaya na nakakamit mo is patuloy na darating. Hindi ka mawawalan ng blessing or biyaya kapag shinare mo ang mga halaman na tiyak na considered money magnet. Para po magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang money magnet is of course, aalagaan po natin itong mabuti. Huwag na huwag niyo po siyang i-overwater kasi po lahat po ng sobra sa mga lucky and feng shui house plants ay hindi maganda. Well, everything is good but in moderation. Ang pagdidilig po sa bromeliad plant is done every 2 weeks. Or kapag alam niyo po na tuyo na po ang ibabaw at yung ilalim po ay hindi pa, not advisable po para diligan. So we are done misting. Gagawa po tayo or kukuha po tayo ng bottle spray container na may tubig of course, and then imimist po natin, spray po natin ang
pinakalupa, wag na wag nyo pong spray or imimiss yung tuktok kasi po doon po nagiging stagnant or pwede pong ma-remain ang tubig doon sa pinaka nest ng ating or taluktok ng ating bromeliad plant. So if you try to place or match this with the other types of house plants, kapansin-pansin po ang exotic and stunning foliage. Kakaiba po ito, guys. So nakakatuwa kasi ito pong mga bromeliads, guys, is slow grower lamang po sila. Kapag po nilagyan po natin ng fertilizer or abono, this is best fertilized by means of using organic fertilizer katulad po ng powderized eggshells, proven and tested by Sumiyu Blogs na kapag inabono or naglagay po tayo ng fertilizer doon sa pinaka tuktok na lupa, yun po ang magsisilbing medium para po mas mapamulaklak at magkaroon ng lunti ang dahon, magkaroon ng stunning variegation and foliage ang ating halaman. And ito po yung pinaka mother plant, guys. Kasi noon isa lamang po ito, and after 2 years of waiting, marami na po siyang suloy, mga babies, and isa nga po sa mga anak niya or supling is ito pong niripat ko sa white container. Then saan nga ba dapat ilagay ang mga bromeliad plants? This is best place doon po sa humid locations ng inyong bahay katulad po ng kitchen, ng lavatory at ng comfort room or bathroom kasi po mahalumigbig ang portion ng na lugar na yon, kung kaya't kahit hindi mo siya diligan everyday, kasi po kapag dinidiligan mo siya everyday, there is a tendency na magkaroon ng pagkabulok ang halaman, and we don't want that to happen. Worst scenario is pwede pong mamatay ang ating halaman because of root rotting. Then for the soil requirement, kailangan po fast draining and absorbing ang gagamitin po nating soil para po hindi po mas stagnant ang tubig doon sa ilalim ng pot. Yun din po ang isa sa mga dahilan kung bakit nabubulok po ang mga ugat, and eventually worst case is pwede rin pong mamatay ang ating halaman, and we don't want that to happen. Bakit nga ba nilalagay sa banyo, comfort room or bathroom? Para po ma-flush away niya lahat ng mga negative energies, vibration na nasa CR at ng ating bahay. Bakit po sa lavatory or doon sa malapit sa sink? Kasi po yun po ang sentro ng tubig. Kapag nilagay po natin ng mga laking feng shui house plants sa may tubig na portion, tiyak na mas maswerte po. Kasi po yung tubig po is symbolizing kasaganahan, abundance, riches in life. Patuloy po na dumadaloy ang ginhawa sa ating buhay based on my experience and also based on my readings and research. Also, this is best place in front door of your house para pumasala niya ang mga negative anxiety, yung mga negative elements, or yung mga hindi kaaya-ayang enerhiya, vibes na dala ng mga tao or ng panauhin or guests sa ating bahay is sasalain po niya. Also, based on my readings, ito pong bromeliad plant is attracting more abundance, prosperity, services, financial stability, customers kapag nilagay mo doon sa main door ng inyong business. Wag na wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman. You will never ever regret having this plant kasi po considered money magnet, and this plant also is serving as air purifying and air filtering plants. Maraming salamat, guys, sa walang sawang pagmamahal. Kapansin-pansin po, guys, na hindi po maganda ang boses ko ngayon. Nag-crack na po siya because I was sick for about 1 week. And ingat po tayo, guys. Health is our wealth. We have to prioritize our health. Kung hindi po kayang pumasok, wag na po. And then drink lots of water and vitamin C. We have to take care of our health because our health is our greatest wealth in life. Thank you so much. Shao shao, and that in all things, God may be glorified. Until next time, wait for my next update.
Hanggang sa muli, magandang gabi po sa ating lahat.